ay itinalaga sa fourth saying ng ating Panginoong Jesucristo sa Mark 15 and verse 34, and the ninth hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? So, iset po muna natin yung stage bago po natin i-discuss. Sa totoo lang po, napakabigat po ng lesson ko. Pero, introduction po muna tayo. So, a brief history of Tacitus. Si Tacitus po ay isang Roman senator, historian, and a writer. Merong at least 11 emperors na nabuhay sa panahon niya. So makikita niya naman po dyan. Pero magfo-focus po tayo dun sa unang emperor, si Tiberius Julius Caesar Augustus. Ito po yung emperor kung saan, sa era or sa era ng ating Panginoong Jesus. So paki-google nyo na lang po, si Tacitus recorded Jesus Christ in one of his annal books. Hindi po, kumbaga hindi nagpanagpo si Tacitus sa ang Panginoong Jesucristo, pero Tacitus was able to record the most historical figure that walked on the earth. His account of Jesus was brief and doesn't provide many details, but it confirms the existence of Jesus Christ. Next slide po yun. Next slide. So, sa susunod po ay a brief history of crucifixion. Ang crucifixion ay hindi po nagsimula sa Romans, pero isa sila sa nagpatupad ng crucifixion. Next slide po. Next slide. Ayan. So, Persia, Assyria, Greeks, and Romans. Pero mas nakilala ang Romans sa pagpapatupad ng capital punishment. The word crucifixion comes from the Latin word crucifixio, which means to fix to a cross, either nailing or tying. The victims of crucifixion were typically stripped naked and left exposed to the elements, which often include extreme heat, cold, and wind. So kung ano yung mga nakikita natin portray, rebulto ngayon ng Panginoong Jesucristo ay noong unang panahon, pag ikaw ay napako sa krus, talagang wala kang suot. Talagang hubot-hubad ka. Talagang yung kahihiyan nandun. Tapos not to mention yung lamig, yung init. So talagang napaka-unbearable. Inalis siya ni Constantine kasi napaka-inhumane po talaga ng crucifixion. So sa Matthew 26, ito po yung mga naging condition. Ito na po yung chapter kung saan malapit ng ipako ang Panginoong Jesus. So makikita natin dyan na ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng warning sa kanyang disipulo na siya ay aarestuhin at siya ay makukrucify. Makikita natin dyan yung mga chief priest ay meron ng binabalak arestuhin at patayin ang Panginoong Jesus. Si Judas ay nag-agree na ibigay si Jesus Christ sa mga chief priests and elders. Diyan din po naganap yung Last Supper ng Panginoon kasama ang kanyang mga disipulo at nag-warning siya ng isa sa mga disipulo niya ay tatay doon siya or bibetray. Diyan nyo rin po makikita na the disciples will abandon Jesus Christ. At na special mention si Peter. Kasi si Peter ay he will deny Christ for at least 3 times. Ngayon, punta na po tayo sa Garden of Gethsemane. Sa Matthew chapter 26 and verse 36. Then cometh Jesus unto them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, which is si James and John, and began to be sorrowful and very heavy.
Verse 38, "Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful." Ang ibig sabihin po ng exceeding sorrowful dyan ay talagang grieved all around. Talagang intensely sad. Sobrang tindi. "Jesus was in great anguish over his approaching physical pain, separation from the Father, and the death for the sins of the world. In his human nature, he struggled." Ang sabi nga sa Hebrews 5 and verse 7, "Who in the days of his flesh," talagang yan, malino na doktrina po yan na ang Diyos ay nagkatawang tao. "When he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death and was heard in that he feared." Sa tindi ng physical and emotional stress ng Panginoong Jesus, extreme anguish, exceeding sorrowful, naranasan ni Jesus Christ ang medical condition na tinatawag natin na hematohidrosis. Ano po ang hematohidrosis? Ito po yung pagpawis ng dugo. It is a rare medical condition pero tunay po ito. At nakakapagtaka, sa simula nagtaka ako pero lately kong na-realize na dapat hindi pala ako nagtaka na itong event na ito ay nakasulat lang sa Book of Luke. Sino ba si Luke? Si Luke ay isang physician. Ano ba ang ginagawa ng isang physician? Performing physical exams, ordering diagnostic tests, prescribing medications, and providing advice on lifestyle and health-related issues. Alam ni Jesus Christ ang tindi, ang bigat ng kanyang haharapin, ang kanyang dadanasin sa krus ng Kalbaryo. Ang reference niyo po dyan ay sa Luke 22 and verse 44. Ito yung napansin ni physician Luke. "And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was great drops of blood falling to the ground." So balikan pa natin yung Matthew 26 and verse 38. "Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful even unto death. Tarry ye here and watch with me." Bakit sinabi ng Panginoon na watch with me? Ano po ibig sabihin ng watch? To abstain from sleep, to be vigilant, or to guard against danger. Kasi si Judas, alam niya yung lugar. Ang sabi sa John 11 and verse 57, "Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment that if any man knew where he were," kung nasaan ang Panginoong Jesucristo, "he should show it that they might take him." Kung nasaan daw ang Panginoong Jesucristo ay ituro sa kanila. Kasi noon, wala namang selfie, wala namang picture taking, at mahirap mag-describe ng itsura ng tao. Kaya kailangan nila ng taga-turo. Paano? Anong version na kung saan alam ni Judas yung lugar? Sa John 18 and verse 2. "And Judas also which betrayed him knew the place. For Jesus oftentimes restored Peter with his disciples." Alam ni Judas yung lugar. Okay, konting trivia sa mga mahilig sa Bible trivias dito. Next slide. Ang sa 2 Samuel 15 verses 23 to 31, nandiyan yung Brook Kidron, kung saan nandyan pumunta si David at yung mga kanyang kasama. Kasi by that time ay hinahanap sila ni Absalom. At nabanggit sa John 18:1 ang Brook Kidron. Nakita niyo yung relation? Sa 2 Samuel, John binetray ni Ahithophel si David. At sa John 18:1, Jesus Christ was betrayed by Judas. So on the same place, may hindi magandang nangyari.
So, since that moment, he has been betrayed, arrested, abandoned, tortured, and nailed to a cross. And now, we come to our text. Mark 15:34. At the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? As Jesus hung on the cross, he cried out with a loud voice, asking God why he had forsaken him. In this sermon, we will explore the meaning behind this fourth saying ng ating Panginoong Jesucristo. May subtitle po ako na The Cry of Abandonment. Number one, the context of the cry. Makikita natin sa Mark 15 and verse 25, and it was the third hour, and they crucified him. Sa Mark 15 and 34, at the ninth hour. So, 9 hours nakapako ang Panginoong Jesus. So, and at the ninth hour of Jesus cried with a loud voice. Ito po mga kapatid, pag sinabing loud as in talagang loud, talagang sumigaw ang Panginoong Jesucristo. At hindi lang siya, alam mo, parang sa tingin natin madaling sumigaw. Hindi mga kapatid, ang dami ng dinanas ng Panginoon bago pa siya mapako. At napako pa siya. So yung throat niya, or talagang yung boses niya, halos wala na yan. Pagod na siya that time. Pero ginawa ng Panginoon, he cried with a loud voice. Great shout. Talagang as in, great cry. That is a heartbreaking cry to hear from the Son of God. He experienced being forsaken by his friends, his disciples, ang pinakamabigat na naranasan niya, although temporary, God forsook Jesus. Alam natin kung bakit. Because of the sins of the world. Hindi makatingin ang Diyos Ama sa Panginoong Jesus. Ang sabi sa 2 Corinthians 5 and verse 21, for he, that is God, hath made him, Jesus Christ, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. He had been mocked, beaten, and abused by the soldiers and religious leaders. The weight of the sin of the world was upon him, and he was experiencing the fullness of physical, emotional, and spiritual pain. The physical agony was horrible, but the spiritual alienation from God was the ultimate torture. That is the context of the cry. Number two, the consequential meaning of the cry. The cry of abandonment was a quote from Psalm 22 and verse 1. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? The cry showed that Jesus, who had never sinned, was experiencing the separation from God that sin causes. Ano-ano po yung consequential meaning of the cry? Number one, it is Jesus' humanity. Salamat kay Kuya Sed at na-establish niya na yung lesson. So hindi na po tayo masyado magkatagal. Despite being the Son of God, Jesus experienced the feeling of abandonment and loneliness. Just like any human being, he experienced the feeling of abandonment and loneliness just like a human being. He is not only 100% God, but 100% human.
Ang reference po natin yan ay sa John chapter 1 and verse 1 and John chapter 1 and verse 14. Number 2, Jesus' pliability with God. Jesus was submitted to God in this verse. By submitting or yielding to God, Jesus is pliable to do the will of God. Sabihin po yung pliable, madaling hulmahin. Nagpahulma ang ating Panginoon. Despite being abandoned, He did not give up on His mission to save humanity. Anong sabi sa Philippians chapter 2 and verse 8? And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Jesus' identity with sinners. Jesus cried, my God, why hast thou forsaken me? Reveals the extent to which He identified with the sin and guilt of humanity. I cannot stress this out, pero gets na po natin yun. Inako ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng nakaraan, ng ngayon, at ng bukas. Ang reference po natin dyan ay John chapter 10, verses 28 to 30, and then Hebrews 10 and verse 10. We thank God Jesus Christ, we deserve to be punished, but all of our sins, past, present, and future, are all nailed to the cross. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. From the cross, sinabi din po niya, mamimension ko na lang din po, ay Jesus said, it is finished. No other sacrifice would never be needed. Sin as in all sin had been atoned. Lahat ng kasalanan, anuman yan, maliit, malaki, kahapon, ngayon, at bukas, lahat po yan ay pinatawad ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Jesus was taking on the punishment that sinners deserve. And in doing so, Jesus Christ is the man of salvation by fulfilling the plan of salvation. For our last point, the crucial importance of the cry. He was willing to experience the fullness of the consequences of sin so that we could be saved. Number one, the cry shows the severity of sin and its consequences. Ang sabi sa Romans 3 and verse 23, for all have sinned. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang pinili. I mean, as in lahat. Maliit or malaking kasalanan, all sins make us sinners. And all sins cuts us from the holy God. Alam natin yan, kasalanan ang dahilan kung bakit napahiwalay tayo sa Panginoon. Alam natin yung naging kwento sa Garden of Eden. Romans 3:23, this verse describes the universal human tragedy. Every one of us has sinned. Because of that sin, we have all fallen short of being able to participate in the glories of God and His family. Nang dahil sa kasalanan, wala na po tayong ibang pag-uusapan, dahil lang sa kasalanan, tapos. Nawala ang relasyon natin sa Panginoon. Naputol. And come short. Number two,
the cry shows the saving grace of Jesus. Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. This verse shows the universal opportunity. In spite of our sin, God has made it possible for us to be justified, declared righteous and sinless by His grace. So Romans 3:24, Paul explains that God declared us righteous because of grace. Sa isang hukuman, pag ang isang judge ang nagsabi ng not guilty, as in lahat ng charges, lahat ng krimen, dun sa taong nasasakdal ay mawawala. Mapapawalang bisa, maibabasura, as if hindi siya nagkasala. When God forgives sins, our record is wiped clean. From His perspective, it is as though we never had sinned. Christ purchased our freedom from sin, and the price was His life. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng ibasta-basta ang ating kaligtasan. Dahil priceless ang naging kapalit nito. For our conclusion, the cry of abandonment was a significant moment in the crucifixion of Jesus. It shows the depth of His love for us and the seriousness of sin. As we reflect on this event, let us remember that Jesus took on the punishment. Kinuha ng Panginoong Hesukristo, inako ng Panginoong Hesukristo ang kaparusahan na deserve natin. Sana ang umako so that we could have eternal life. Bakit kailangan danasin ng Panginoong Hesus ang hirap? Bakit sino ba tayo para iligtas niya? Sabi nga sa isang anime na napanood ko do not try to find a reason for somebody's love. Hindi natin pwedeng bigyan ng dahilan ang taong umiibig. Anong sabi sa isa sa mga hymnals natin? The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Ano ang bridge part nung He gave Himself? My nails were in His hands. My crown of thorns He wore. My stripes were on His back. My heavy cross He bore. And when God turned His back, He turned it on my sin. But thank God, Jesus won a victory that I could never win. She was beautiful. She was charming. She was gifted. She was the talk of the town. Isang napakaganda at napakatalentadong magpiano. Umupo siya sa isang recital at tumugtog. Yung mga tao ay nagustuhan siya kung gaano siya kaganda, kagaling. Pero may isang preacher na nandun sa recital niya. His name was Cesar Millan. Si Cesar Millan ay nilapitan itong pianistang ito. Sabi niya you have charm, and you have grace, and you have beauty. But if you don't get saved, if you don't see your need and give your heart to Jesus Christ, you're just as lost as the worst harlot in London. Para masabihan ka nang wala kang pinagkaiba sa mga bayaring babae
sa London pag hindi ka naligtas. Siyempre, siya ay nainsulto. Nagulat siya sa rudeness nung preacher na ito. Pinipilit niyang i-ignore yung sinabi nung preacher. Pero talagang sumasagi sa isip niya. Talagang hindi niya makalimutan. At 3 a.m. sa kanyang kwarto, hindi siya makatulog. Siya ay nababagabag at talagang hindi po mapakali. At 3 a.m., Charlotte Elliot gave her heart to Jesus Christ and was born again. Charlotte Elliot was the one who wrote this song, "Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am." Sa gustong maligtas, napakasimple lang po ng pamamaraan ng kaligtasan. John 3:16, "For God so agapaw the world, dearly loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever," ibig sabihin po niyan, wala siyang pinili. Actually, mas tamang sabihin na pinili lahat ng Diyos na maligtas. "That whosoever believeth in Him," the word "believeth" means to put in trust with, pagkatiwalaan. "Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Tayo po ay naniniwala, nagtitiwala na tayo ay papatawarin ng Panginoon at ililigtas tayo sa kapahamakan sa impyerno. May pag-asa ng pagbabago sa inyong buhay kung lalapit ka sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal na mga kapangyarihan.